Okay mga paps, musta pala? So ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo kung saan yung mga magagandang pwesto ng jacking points sa sasakyan natin. Okay? Simulan na natin ito mga paps. Okay, so mga paps, bakit ko gagawin itong video na to? Gagawin ko itong video na to kasi karamihan sa atin, kung gusto magtipid, syempre nagdi-DIY. So kung magdi-DIY tayo, kailangan natin itong mga gamit na to. Kung halimbawa may mga ayusin tayo sa ilalim ng sasakyan natin, kailangan natin ng mga gamit na to para maiangat natin ang sasakyan natin at maging safe tayo. Kung mag-aayos tayo, magre-repair tayo sa ilalim ng sasakyan. So ito yung mga basic na ginagamit sa pag-aangat ng sasakyan. At yung pinaka ano niya, yung pinaka pag naangat ng sasakyan, yung magiging stand niya. Okay. Simulan natin ito dito mga paps. Ito yung kasama madalas sa sasakyan natin, yung scissor jack na tinatawag. Okay? Etong scissor jack na to, ayan siya. Kung mapansin niyo ito, ang nakalagay lang dito 800 kilograms. So etong scissor jack, ginagamit to madalas, ang pinaka magandang gamit dito kapag mag-aangat tayo ng sasakyan at magpapalit lang ng gulong. Hindi to ganun ka-safe. Hindi to ganun ka-safe mga paps. Kaya ingat sa paggamit ito. So magpapalit ng gulong ang pinaka-practical na gamit ito. Okay, so mga paps, sa paggamit ng scissor jack, kailangan muna natin tandaan yung pinch weld sa sasakyan natin. Ito yung pinch weld niya mga paps. Ito, yan. Kung mapapansin nyo, ayan, parang meron niyang gatla dito, ayan. So dito yung paglalagyan ng scissor jack, yung pinaka ganto niya. Yan. Dito yan ilalagay. Yan. Yan yung pinakamarka niyan. Sa likod niyan meron din. So ayan. Sa likod niya, ito. Ayan, saka to. Ilagay niyo yung scissor jack yan. Ganyan. Tapos, so ayan. Kung mapapansin nyo, akmang-akma talaga dito, yan, sa pagitan ng pinch weld. So ito mga paps, ito naman yung yung battle jack. So itong battle jack na to, maganda to, kapag galimaw, aangat lang, tapos magpapalit tayo ng gulong. Pero ito, hindi to, huwag kayong magtitiwala dito na ilagay ng matagal sa sasakyan. Kasi, hydraulic rin yan, may tendency yan, baka mamaya biglang bumagsak yan. So ito, pang-angat lang ng sasakyan, hindi siya pwedeng i-stay sasakyan nang nakaangat ng matagal. So, ganun din ang konsepto niyan. Tulad ng scissor jack, eto, nilalagay ko sa pinch weld. Eto, yan, yung gatla ng malaki na yan. Same lang din dito, yan. Next natin, yung floor jack o yung crocodile jack. Okay, so mga paps, dito na tayo sa crocodile jack or floor jack. Kasi kilala bilang floor jack. Eto floor jack, basic lang din yan. So, ganyan. Gaganyan yan. Yan. Angat na siya. Tapos, ganyan, bababa na. Okay, mga paps, etong binili ko, 2 tons lang to. Mas maganda dapat pala ang binili ko, 3 tons. Bakit? Kasi yung angat niya, mas mataas, mas malaki yung angat niya kumpara dito sa 2 tons. At syempre, mas matibay siya. Same lang din na ng battle jack. Huwag nyo rin pagkatagalin na naka-stay to sa sasakyan. Kasi, siya, hydraulic din siya. Baka mamaya, bumigay, bumagsak. Okay? So, ang next natin na papakita ko sa inyo, yung jack stand. Okay. Jack stand, mga paps. So, sa lahat ng binanggit ko, kahit yung iba sasang-ayon, na ito yung pinaka-safe at matibay na ilalagay sa ilalim ng sakyan para hindi bumagsak. So, itong jack stand na to, 3 tons yan, yan. Kapag naangat nyo na yung sasakyan, pwede nyo nang ilagay to, yan. Para yung sasakyan, matibay ang suporta at hindi ito babagsak. So, basic lang yung mga yan. Ngayon, yung mga jack points naman ang ituturo ko sa inyo, mga paps. So, yan ang pinaka-best na jack point. Yan. Sabi sa owner's manual, yan daw. Nasa ilalim ng lower engine support. Ayan, yan. Solid frame to mga paps. So, maganda yan. Diyan mo iangat. Tapos, isa rin yan sa magandang location
para lagyan ng suporta kung sakaling naglagay ka ng jackstand sa magkabilang gilid ng sasakyan. Eto, okay? So doon naman tayo sa susunod na jack points. So okay mga paps, eto yung isa. Yung pag mag-aangat tayo yung sasakyan dito sa pinch weld. Pero paano kung gagamit tayo ng floor jack, tapos gagamit tayo ng jackstand, dito dapat nakalagay yung jackstand. So kailangan kumuha tayo ng ibang jacking points dito. Okay? Ang pinakamagandang jacking points dito, yung sa lower control arm or suspension arm. Okay sa mga paps, ito yung suspension arm natin. Yan, yung lower suspension arm natin. So kung napapansin nyo, meron big bolt dito. Ayan. Meron yung bushing dito. Ito, itong part na to, konektado yan sa frame ng sasakyan. So ang pinakamagandang jack point nyan, ito. Yan, eh parang marka siya rito. Dito ko siya i-jack para safe kung may aangat yung sasakyan. Okay? Dito sa part na to mga paps. So okay, naangat ko na siya. Pwede na natin ilagay sa pinch weld yung jackstand. So ganito, tingnan nyo ito mga paps. Kung nilagay ko yan, inangat ko yan sa mad ng ano, part ng suspension arm, doon sa konektado sa frame, pansinin nyo, safe siya mga paps. Sa likod lang siya ng gulong, naangat ko siya at nagkasya siya yung ano natin, yung floor jack natin. Ngayon, pag okay na yan, pwede na natin ilagay yung jackstand sa may pinch weld. Yan. Ayan. Andito yung pinch weld mga paps dito banda. Yan. Lagyan nyo lang yan dyan. So safe na siya. Pwede nyo nang ibaba itong floor jack. Itong floor jack na to mabilis ang pagbaba kaya dahan-dahan lang. Tapos. So okay na tayo dyan. So dito sa kabilang side, ganun din ang setup nya. So ayan, yung pinch weld din. At saka yung pinag-angatan ko, doon rin sa bandang ano, lower suspension arm. Tingnan nyo to. Ayan yung ano, yung big bolt para sa lower suspension arm. Ayan, ito yung sa control arm natin. Ito yung pinaka-control arm natin, ito. Ayan, wag nyo ilalagay dito ah. Kasi mabibend dyan. Dito mismo, sa may, yung frame nya. Ayan. So, okay mga paps, paano naman sa likod? Sa likod, madali lang. Ito, yung tow hook nya, dito, pwede mong lagyan ng floor jack dyan. Ito, yung parang, ano rito, yung parang sobra dito na bakal yan, konektado rin sa frame yan. Ito, yan, pwede kang maglagay dyan. At ito, yung isang tow hook sa likod, yan. So, yung tatlong yan, pwede mong gamitan ng, ano, ng floor jack. Kaso ang problema dyan mga paps, kapag 2 tons lang ang gamit mo, hindi mo masyado maaangat yung sasakyan, hindi mo rin masyado matatanggal yung gulong sa likod. Kahit subukan ko yan mga paps, 2 tons, hindi kakayanin talaga. Ubra to kung ang gagamitin nyo, 3 tons pataas. Kahit paano maaangat nyo ng maayos yung sasakyan. Dito, may nagsasabi, pwede raw dito. Okay? Tingnan nyo to ah. Sa akin, hindi pa pwede to. Kasi, pag nilagay ko yung ano, floor jack, tatama dito sa kabilang side. Paano kung halimbawang binagsak ko yan, binaba ko bigla yan, tumama yung floor jack dito. Tingnan nyo. Nakita nyo, halos tumama na yun, ano? Pakita eh. Ano, halos tumama na yung gilid doon. So, kung haangat ko to, at masama dito, kapag iaangat ko to, ayan, halos kalahati lang ang nakukuha ko. Ayan o. So, itong lugar na to, iwasan nyo to. Pakita ko sa inyo. Ayan. Tignan nyo yung gap na yan. Tapos tignan nyo nakuha ko sa pag-angat. Okay? So, negative dyan mga paps. Huwag nyo gagawin yan ha. Huwag kayo maglalagay dyan. Huwag rin kayo maglalagay dito sa I-beam natin sa gitna. Turo ko sa inyo kung saan nyo magandang diskarte. Kapag 2 tons lang ang gamit nyo sa pag-aangat itong likod. Okay? Huwag kayo mag-aangat dito ah. Huwag dyan. Huwag yung sa part na yan. Dito may mga nakakonekta naman. Dito maganda mag-aangat mga paps. Dito. Yan.
dito sa part na to. Kasi yan, medyo flat yan. Ang problema dito, kapag inangat ko ito gamit ng 2 tons, hindi pa rin kaya. Mas kung gagamitin nyo ito, the best talaga ito. Kaso ang problema, kailangan nyo rito, 3 tons. Kaya mga paps, 3 tons ang maganda rin gamitin dito. So, kalimutan nyo na yan. Since kung wala kayong 3 tons o mataas na floor jack, dito nyo iangat mga paps. Okay, so mga paps, ito yung pinch weld natin. So, dyan natin ilalagay yung jackson, di ba? So, paano pinakamagandang iangat natin to? 2 tons lang gamit natin. So, dito tayo mag-aangat. Dito. Dito sa part na to. Yan. Bakit dyan? Kasi pag inangat natin dyan, madali natin mailalagay yung ano rito, yung jack stand. At solid to mga paps, solid. Ayan o, meron nga rin dito parang marka eh. Yan, ba okay na, nakahat na. Oh. Lagay niya yan. Yan. So, tingnan niyo mga setup mga paps. Madali ko siyang matatanggal. Madali ko siyang naiangat. Ngayon, baba ko na to. Yan. Kino-control mga paps, sorry. So ayan, so nakikita nyo, mas maganda sa point na to, na iangat ang sasakyan. O nga pala, dagdag ko lang mga paps. Etong sinabi ko dito, kung gagawin nyo to, huwag banda dito. Diba sabi ko may marka yan? Dito sa part na to, huwag banda dito ha. Kasi yan, ay nakikita nyo, yun. Parang may puwang siya. So, hanggang dito lang mga paps, yan. Dito sa part na to, yan. Okay, yan, dyan. So, safe yan mga paps. So, okay mga paps, hanggang dun lang yung video ko. Sana nakatulong yun kahit simple at basic lang siya. So, basta lagi nyo tatandaan, ang pinaka-safe dyan yung, eto, yung jack stand. Okay, 3 tons yan. Kung gagamitin nyo sa SUV, syempre, mas maganda kung 4 tons. Pero 3 tons sa sedan, sapat na yan. Ngayon sa floor jack, ang gamit ko 2 tons lang. Okay? Ngayon, kung gusto nyo mas maganda, mas malaki, para mas mataas yung iangat niya, 3 tons. Recommended yung mga paps. Budget meal kasi, kaya 2 tons lang. Ngayon ito naman, sa battle jack, supporta lang yan, pero pwede nyo rin gamitin pang angat yan kung ayun lang yung available. Sa akin, 4 tons. Ngayon, pagpapalit ng gulong, ito, scissor jack. Basic lang yan, pwede na yan. Pero kung gagawa kayo ng mga pangilalim nyo, mas maganda, meron kayong floor jack at meron kayong jack stand para safe. Okay? Ngayon, kung sa jack stand naman, naka-mugs kayo, naka-lowered kayo, ay sa floor jack naman, naka-lowered kayo, merong low profile na hydraulic floor jack. Yun na lang ang bilhin nyo. Pero recommended ko mga paps, paulit-ulit, 3 tons ang bilhin nyo pataas. Okay? So sana nakatulong tong video na to kahit simple at basic lang siya. O nga pala, huwag niyong kalimutang i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga ganitong basic na video. At huwag niyong kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. So, paano mga paps, hanggang sa muli.